Basta batas. Basta batas. Basta batas. Sabi naman ni Ruby Lee, sabi dito eh, hello sir, hingi po sana ako sa inyo ng advice kung ano po gagawin nito. Meron po akong lupa sa amin dito sa Visayas. Bali yung nag-survey po siya, friend po, magpatitulo sana, nagbigay po kami ng 20,000 pesos. Tapos, nagdagdag po kami ng 15,000 pesos. Bali, 35,000 pesos po lahat ng halaga daw. Ngayon, inabot po ng 2015, hindi man lang nagsabi kung ano na status ng patitulo namin po hanggang pinapatawag po namin sa barangay captain, mga tatlong beses po hindi po sumipot. Tapos binigyan po kami ng certificate sa barangay captain para daw po i-file namin ang kaso sa korte laban nito sa surveyor na to. Pero ang problema po, hindi po namin ma-file sa korte dahil nga wala po kaming pera pambayad, sir. Ganito kasi yan, ano? Una sa lahat ay baka maaring ang kaso niya ay pumasok sa estafa. Ibig sabihin, niloko ka niya para dahil may pangako siya na gagawin niya para sa iyo, kagaya ng pag-survey, at hindi naman niya talaga ginawa. Kumbaga, ang purpose niya from the start ay lokohin ka lang para makakuha ng pera, maaari mong laruin yung ganyang bagay. Kung wala kang pera, pumunta ka sa pulis, pagbigay ka ng statement, at yung pulis na mismo ang magpa-file ng kasang estafa laban sa kanya. Kasi pwede civil case lang yan. Pag civil case, nahihirapan tayo kasi kailangan mo kumuha ng abogado talaga. Kailangan mo magbayad ng filing fee. So, medyo pumunta ka sa pulis, magpatulong ka, laruin mo yung angulo ng estafa. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong civil contract. Ang talagang ginawa niya, layo niya yung lokohin ka para makakuha lang siya ng pera sa'yo, pero hindi niya gagawin. Basta batas! Basta batas! Basta batas!